gano'n po ba karami yung mga cottages na nandito? Mga 60 siguro ka-cottage. So napupuno to? Pag weekdays po. Maliban dito sa napakalinaw na tubig, kitang-kita rin po natin dito yung mga isdang lumalangoy papasok dito sa kuweba. Balita ko, marami na raw yung mga nalunod dito. Mula dito, sa akin natatayuan natin, ay rinig na rinig po natin yung dagundong ng mga alon. Mula dito sa mga cottages hanggang dun, malapit sa isla, ay matatanaw po natin yung mga buhangin na talaga namang pino at puting-puti. Ito po yung buhangin na minsan daw lumilitaw tuwing kalmado yung tubig dagat at low tide. Good morning mga ka-Seftv, panibagong vlog, panibagong lugar na naman ang ating explore ngayong araw. Ayan, so nitong mga nakaraang araw ay pinuntahan po natin ang bayan ng Tebuli dun sa South Cotabato at in-explore din po natin ang ilog na dumadaan sa Agusan del Sur. Ngayong araw naman ay nandito po tayo sa bahaging ito ng Surigao del Sur kung saan ay bibisitahin po natin yung ilan sa mga paraisong dinarayo dito. Halimbawa na lang yung mga nagagandahang beaches, yung mga nagagandahang isla at ilang mga atraksyong gawa ng tao. Para sa mga nagbabalak magbakasyon ngayong summer, panoorin niyo po itong ating video hanggang sa dulo kasi ipapakita po namin kung gaano kaganda itong bahaging ito ng Mindanao. So nandito po pala tayo ngayon sa bahagi ito ng Bislig City kung saan makikita yung I Love Bislig na landmark. Dito makikita po natin itong boulevard ng Bislig City. Ayan. So itong direction na to ay ito po yung papunta sa commercial district nitong Bislig City. Habang ito naman ay ito po yung papunta sa Hinatuan, Surigao del Sur. Mula dito sa bahaging ito ng Surigao del Sur ay magta-travel po tayo ng mayigit isang oras papunta sa Hinatuan kung saan makikita yung lugar na bibisitahin natin. Dahil nga sa ready na ulit tayo sa ating gagawing travel ngayong araw, kaya tara, let's go! Dito na po pala tayo sa bayan ng Hinatuan kung saan dito matatagpuan yung sikat na Enchanted River. Dito rin makikita yung Rock Island Resort na pinupuntahan din ng mga turista. Kailan kayo sir? Wala ka pa to. Dito? Oo. Sige po. Thank you. Side trip po muna tayo dito kasi yung mga kasama natin ay first time na mapadpad sa bahaging ito ng Mindanao kaya silipin na rin natin kung gaano kaganda yung Enchanted River na itong Hinatuan. So makikita nyo, marami yung mga nakapark na dito na sasakyan at ayon dito sa nababantay sa parking ay tuwing weekends daw, Sabado, Linggo ay halos napupuno itong parking area dahil nga sa dami ng mga turistang pumupunta dito. Mula doon sa parking ay naglakad po tayo ng mayigit 200 meters papunta dito sa reception kung saan magbabayad tayo ng entrance fee na nagkakahalaga ng 100 pesos kada tao. So kasama na po doon yung paggamit ng life vest, entrance fee, environmental fee at iba pang mga kailangang bayaran bago makapasok dito sa Enchanted River. Dahil nga sa nakapagbayad na tayo ng ating entrance fee, kaya pwede na po tayong dumiretso doon sa may Enchanted River. Okay. Matapos lamang ang ilang minutong paglalakad mula doon sa parking area nitong Enchanted River ay narating na rin po natin
Etong talaga namang napakagandang ilog. Wow, wala po tayong ginawang color grading dito para makita nyo talaga kung gaano kaganda yung tubig dito. So maliban dito sa napakalinaw na tubig, kitang-kita rin po natin dito yung mga isdang lumalangoy papasok dito sa kuweba. Etong Enchanted River kasi, merong kuweba papasok sa ilalim nitong rock formation. At balita ko, marami na raw yung mga nalunod dito. Hindi po tayo magsuswimming ngayon, kundi sightseeing lang. Bakit po ganito kalinaw itong Enchanted River? Di galing sa ano sir, sa Kib. Malalim yan sir, 375 feet. Hindi pa umabot sa dulo. Dito naman yung swimming area na itong Enchanted River. At makikita po natin yung parang mga linya na makikita natin sa mga Olympic size swimming pool at mayroong mga boya para mag-guide yung mga turista kung hanggang saan lang sila pwede mag-swimming. So dito naman yung boating station para sa mga gustong mag-island hopping. Ito na yung mga bangka na naka-standby na at ready nang kumuha ng mga turista o maghatid ng mga turista papunta sa mga islang malapit dito. Medyo mahaba pa to at hanggang doon sa kabila marami yung mga bangka dito. So dito pa lang talaga namang namangha na tayo sa ating mga nakitang napakagandang ilog. Hindi pa po ito yung ating pinaka-destinasyon ngayong araw kasi yung pupunta naman natin ay yun yung tinatawag nilang Maldives ng Pilipinas. So alamin po natin kung bakit tinawag itong Maldives ng Pilipinas. Ano nga ba yung mga makikita natin doon? At kung ilang oras yung ating travel time papunta doon. Dito sa mapa, eto daw yung pinakamadaling daanan papunta sa Baculin. Makikita nyo naman na hindi sementado at malaking bahagi nito ay rough road. Tingnan po natin kung diretso itong kalsada at walang magiging obstruction dito sa unahan. Mula doon sa Enchanted River ay nag-travel po tayo papunta dito ng mayigit 15 minutes. Kasi ito yung itinuro sa atin ng mapa. Dapat sana dito tayo dadaan papunta doon sa Barangay Baculin. Pero dahil nga sa ayon sa mga residente ng barangay na to, ay hindi na daw madadaanan itong kalsada. So imbis na dumaan dito na malapit na sana papunta doon sa barangay, iikot po tayo at doon na dadaan paikot dito sa Barangay Baculin. Sa sentro ng Barangay Kambatong ay narating na rin po natin etong bahaging ito ng kabundukan kung saan makikita po natin ang ginagawang kalsada. So dito sa bahaging ito, kasalukuyan pa rin sinesemento etong kalsada pababa dito sa Barangay Baculin. Yan o, inihahanda na po nila etong lugar para sa pagdami ng mga turista. Dahil nga sa unti-unti na itong nakikilala, hindi lang dito sa Mindanao, kundi maging sa buong Pilipinas. Ayon sa mga residenteng nakausap natin dito, meron na raw silang mga nakikita mga foreigners na pumapasok dito.
matapos ang mahigit sa isa't kalahating oras mula sa Bislig City, ay narating na rin po natin. Etong Baculin, Hinatuan, Surigao del Sur. So dito, makikita po natin etong napakagandang baybayin. Wala pong gaanong alon dito kasi nga medyo natatago na etong part na to. At ilang kilometro lang yung layo mula dito ay matatanong na po natin yung mga kabahayan na nasa gitna mismo nitong dagat. Dahil nga sa sasakay tayo ng bangka papunta dun sa mga kabahayan, kaya kakailanganin po natin magsuot ng mga life jacket. Bago po tayo sumakay ng bangka, kailangan po muna nating mag-log dito. Lagay yung ating mga impormasyon para malaman ng mga namamahala dito kung sino yung mga tumatawid papunta doon sa mga cottages. Ma'am, kailangan po ba ditong advance booking? Yes, sir. Pwede bang mag-overnight yung mga turista? Pwede, mag-overnight kayo dito. Magkano po yung rate ng bangka? 500 in person ang makasakay. Back and forth na? Back and forth. Pag-overnight, magbabago po ba yung rate? Hindi, ganun din. Ayan, so it, again. Ito si Sir Samuel, siya po yung ating boat operator at magdadala sa atin papunta doon sa Amazing Sand. So mula dito sir, mga ilang minuto papunta doon? 4 minuto siguro. 4 minutes, ayan. Okay, let's go. Etong bangka nga pala natin, nagkakahalaga daw po ito ng 500 pesos at kasya dito ang hanggang 8 katao. Wow! So mula doon sa mainland ay inabot lamang po tayo ng megit 4 minutes na travel papunta dito sa bahaging ito ng dagat kung saan makikita po natin ang napakaraming cottages. Yan oh. So yung bangka natin, habang nag-iikot po tayo dito, babalik po muna sila doon sa mainland para magdala ulit ng mga pasahero dito. Sa inyo po ito ma'am, magkano po yung life jacket dito? 50 po ang rent. Gano'n po ba karami yung mga cottages na nandito? Mga 60 siguro ka-cottage. So napupuno to? Pag weekdays po. Dito, maliban sa pagsuswimming, nag-offer din po ba kayo ng mga pagkain sa mga turista like mga fresh na seafoods? Meron pong nagbibenta dito yung nakabila o tapos luto na. Pero more on po, pag magpapaluto kayo doon po sa mainland. Sa mainland na mismo. Bawal po kasi dito. Wala dito yung mga nagbibenta na pipili ka lang. Cottages na nandito, pag day tour daw ay nagkakahalaga ng 500. Habang yung overnight naman ay nasa 2,500. Good for 10 persons. Let's go! Tingnan nyo. Kung halimbawa malaking grupo kayo na pupunta dito, pwede din sa cottage na to. Pwede dito yung mga birthday at yung iba pang mga selebrasyon na gaganapin dito sa dagat. Sa side naman na to ng sandbar, makikita po natin etong guide o etong mga boya na nakatali. Ito po yung magsisilbing guide ng mga maliligo o magsiswimming para hindi sila tangayin ng alon papunta dun sa malayo. Na pwedeng rentahan ng mga bisita. Yan o, hanggang
10 katao po ito at bawat tao ay nasa 200 yung bayan. So hilahin po yan ng jet ski at pwede nyo pong ikutin itong buong lugar. Mula dito sa kinatatayuan natin ay rinig na rinig po natin yung dagundong ng mga alon. Bagamat nakaharap po tayo ngayon sa Pacific Ocean, hindi po inaabot ng malalakas na alon itong bahaging ito ng dagat dahil nga sa dun pa lang naharangan na nitong mga bato, nitong mga isla yung malalakas na alon mula doon sa open sea. Dahil nga sa may kalayuan na tong part na to ng dagat sa mainland, kaya karamihan o lahat ng mga cottages na nandito ay pinaiilawan sa pamamagitan ng solar. Yan o. So mula dun sa kabila hanggang dito ay nasa mayigit 60 na cottages yung makikita natin. Grabe, sobrang dami. So bawat cottage ay iba-iba yung may-ari, kaya makikita po nating nagkakaiba din yung mga disenyo nito. Merong mga cottage na may second floor, meron din namang first floor lang. Pero lahat ng cottage na nandito ay pwede po nating rentahan mapa day tour man o overnight. Itong lugar na amazing sand dahil sa napakaputing buhangin na nandito mismo sa ilalim na itong mga cottages. Mula dito sa mga cottages hanggang dun, malapit sa isla, ay matatanaw po natin yung mga buhangin na talaga namang pino at puting-puti. Ito po yung buhangin na minsan daw lumilitaw tuwing kalmado yung tubig dagat at low tide.